Proper pet grooming, mainam daw sa mga alagang hayop ngayong panahon ng tag-init. May ulat si Joanne Ponsoy. Joanne! Si Jay, sa ngayon nga ay umaabot na sa 41 degrees Celsius ang init factor na nararanasan sa lungsod ng Dagupan. Sa kabutihang palad ay wala pa namang naitatalang pasyente ng heat stroke sa probinsya ng Pangasinan. Pero nagbigay na ng health tips ang mga otoridad para iwas sa mga sakit ngayong tag-init. Adurin maging ang mga alagang hayop sa tinatamaan ng heat stroke dahil sa tumitinding init factor. Ito ang paalala ng Pangasinan Provincial Veterinary Office sa mga pet owner. Pinaka-apektado rito ang mga alagang hayop na nasa bukid at nagbababad sa matinding sikat ng araw. So kinakailangan yung mga alaga nating hayop ay may readily available na tubig na mainom sila or lagyan ng electrolytes. Suggestion ng proper pet grooming at mas madalas na pagligo ng mga alaga. Importante rin na may sapat silang inumin. Iniingal po. Iniingal ka po? Pag maingay po sila sa cage, magano'n po. Ibig sabihin? Nauuhaw po. Muli ring nagpaalala ang Provincial Health Office sa ilang I am ready tips ngayong tumitindi ang init factor, particular na sa mga beach goer na magtutungo sa mga baybayin ngayong long weekend. Sinasabi namin na lagi po talagang mag-hydrate ng sarili. No, iwas po tayo sa mga panahon po na 10 o'clock hanggang 3 p.m. po dahil ito po yung kasagsagan po ng initang araw. Bukod nga sa palagiang pag-inom ng tubig, importante rin ang madalas na pagligo. Sakali man daw na magtutungo sa mga baybay ngayong Semana Santa, importante na magdala ng sunblock. Kung makikibahagi o sasama nga sa mga prosesyon ngayong Kwaresma, importante rin na magdala ng payong ng inumin at magsuot ng komportableng mga damit. Ibinabala rin ng health authorities o itong iba pang sakit ngayong tag-init, kabilang nga dyan itong sore eyes at bulutong tubig. Inaasahan naman si Jay na magtatagal itong init factor hanggang sa first week of May. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joanne Ponsoy.